TAXMates! Today, we will feature one of the e-payment facilities, Gcash. So, ayun na nga, lahat ba may mga Gcash app na? Kung wala ba, pwede mo na itong download sa iyong mobile phone. And did you know that you can pay your BIR obligation through this app? How? Stay with me and I'll show you. So, let's start. Using our mobile phone, go to the Gcash app installed, enter the PIN, proceed to pay bills, select government, and then choose BIR. Halimbawa, may babayaran tayong monthly VAT. So, input po natin kung ano yung tax due natin. Then, sa form series, dito po natin makikita kung ano pong return. So, kung monthly VAT po yun, ang pipiliin po natin is yung 2500 percentage tax and VAT. So, form number naman po, dito po natin makikita kung anong return po siya. So, ang para sa VAT po is 2550M at 2550Q para sa quarterly. And 2551Q naman po para sa percentage tax. Since monthly VAT po yung babayaran natin, ang i-choose po natin is 2550M. Ang tax type po, VAT. Then, return period, gamitin na lang po natin yung last month. So, May 31 po. Then, okay. Yung TIN po, yung first 9 digit po. Then, para sa branch code po, 50 lamang po ang ilalagay natin. Kung wala naman po tayong branch, huwag po nating ilalagay ang RDO code na 26. Isa po ito sa nagiging cause kung ba't hindi po napopost yung payment natin at need natin ipakorrect sa BIR office. Para naman po sa email, gamitin po natin yung active email natin kung saan binibigay po ni Gcash yung receipt. Then next lamang po, then confirm. So, para po sa resibo, pwede po natin itong i-screenshot or i-print po natin, then attach po natin sa return para may file po tayo. Kung hingin man po ito ni BIR, may papakita po tayo. Please take note, for SMO transaction, lahat ng details using this e-payment facility should be correct. At kung hindi man po maiwasan na nagkaroon tayo ng pagkakamali, maaari po tayong gumawa ng request letter to correct such errors, kasama po ang kopya ng return at ang resibo. I-submit po ito sa RDO kung saan po tayo registered. Hope you will learn from this, TAXMates! Till next time!